Patuloy na umaas ang pamilya ng Pilipinang nasa death row sa Indonesia na hindi matutuloy ang pagbitay sa kanya. At sa aking eksklusibong panayam sa mga magulang, sinabi nilang ginamit lang ang kanilang anak para makapagdala ng maletang may laman palang heroin. April 2010, lumipat pa Malaysia si Mary Jane Fiesta Veloso. Baon ng pangarap na may ahon sa hirap ang pamilya. Pero gumuho ang kanyang pangarap dahil sa isang maletang ipinakisuyo sa kanya ng isa umanong kaibigan habang papunta siyang Indonesia. April 2010 din, hinuli siya sa Yogyakarta Airport dahil ang laman pala ng maleta, mahigit 2 kilong heroin. October 2010, sinentensyahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Pero mula noon, at kahit nang itakda na ngayong buwan ang pagbitay sa kanya, kasunod ng pagbasura sa apela niya ni Indonesian President Joko Widodo nitong Enero, hindi na wala ng pag-asa ang kanyang pamilya. Ala po talaga kasalanan yung anak ko. Mahirap lang po kami, pero hindi kaya gawin ang anak ko yun dahil pinalaki po namin yung maalag namin na maayos. Gabi-gabi sa loob ng halos 5 taon, laman si Mary Jane ang panalangin ng kanyang mga magulang at na maanak na lumaking halos di na siya kilala. Ngayon, pag-asa ang dala ng judicial review sa kaso ni Mary Jane na ipinasa na sa Indonesian Supreme Court. Giit kasi ng kampo ng Pilipina, hindi qualified ang interpreter na itinalaga sa kanya sa paglilitis. That will mean there'll be no execution, no, until the judicial review has been completed and as long as the case is still being heard. Masaya po ako dahil hindi ho matutuloy yung bitay. Alam ko kung may awa ang Diyos na makakalaya po yung anak ko. Umaasa ang DFA na bababa ang sentensya kay Mary Jane, pero dahil posible pa rin payagan ng Indonesian Supreme Court ang pagbitay sa kanya, kakapit pa rin daw sa dasal ang pamilya Veloso. Sabi nga ng anak ko, buti tinanggap yung apela nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya nananalain kami na sana pagkatapos yung hearing na yun, laya na yung anak ko. Di tulad ni Mary Jane, tila selyado na ang malagim na parusang sasapitin nang siyang pang nasa death row sa Indonesia dahil din sa kasong droga. Kabilang ang 2 Australianong utak umano ng pagpupuslit ng droga sa Bali noong 2005 na di na pagbigyan na apela. Dinala na ang 2 sa isla kung saan isasagawa ang pagbaril sa kanila.